Hello mga ka-arms! Welcome to our channel. So for today's video, gagawa tayo ng another video. At ito ay tatawagin natin na recommendation video. Wow! Kung saan magbibigay tayo ng mga Filipino movies na napanood natin this quarantine. At i-recommend natin sa mga ka-arms natin na nasa bahay ngayon. At since stay at home lang tayo, bawal mabas, isa sa mga pinag-ganda natin gawin is manood ng movie sa ating bahay kasi hindi tayo pwede manood sa sinehan. Ang mga legit na pwede natin panoodin online ay walang iba kundi ang Netflix and Signal Entertainment. Baka naman. What? So ilan lang to sa mga pwede yung puntahan para mapanood. Itong i-recommend ko sa inyo mga movies, mga Filipino movies. Bili ako mga kakams ng 10 i-recommend sa inyo ng Filipino movies na pwede nyo panoodin sa bahay kasama ang inyong pamilya, kasama ang kaibigan, at pwede nyo naman manood kayo ng mag-isa. Ano ba ang isa? Wow! So bago ko ibigay yung 10 i-recommend ko sa inyo, so meron tayong tinitingnan sa pinapanood natin, katulad ko, pag ako nanood sa sinehan, lagi akong meron tinitingnan na 7 sa movie na dapat makita ko. At hindi man 7, at least nasa 4, 5, or 6 is makita ko dun sa movie na yun yung hinahanap ko. So, ano ba ito? Sa movie pinapanood ko, kailangan ko makita yung isa in the story kung ito ba'y maganda. Pangalawa, yung gaganap na artist. Yan kasi, minsan kasi, ang movie, kapag magandang story, hindi kilala yung artist. What? Or kung hindi na makagandahan yung story, yung artist yung nagdala. Wow! Gets niya. At itong hinahanap ko is the screenplay. So sa screenplay, makikita natin yung batuhan ng dialogues ng mga artistang kumanap. Tulad ko, yan akong nagpapanood na quotable dun sa movie pinapanood ko. Ibig sabihin mo, nagandahan ako sa screenplay. Pang-apat, ang cinematography, yan talaga, yan ang nagdadala sa lahat. No, kahit hindi given yung story, magaling ang actors, magaling ang gumanap, at sabihin natin, magaling yung screenplay. Ang isa pang tinitingnan mo talaga is cinematography. Gano'ng creative yung mga shots sa isang movie niyo. Panglima is the location. Saan ba ito kinuhanan? O saan ba ito shinut? Sabihin sa pinaka-importante is the location. Kasi sa isang movie, kapag patok yung location, nagiging tourist spot. So dito, sa bayan namin, kasi ako nakatira dito sa Talisay. Dalawa, sa pinaka-sikat na movies na shinut dito is the Seven Sunday and The House of Us. So dito yun, sa bayan namin. Kaya, nagiging tourist spot din siya. Pang-anim is yung tinatawag na OST o soundtrack. Minsan naalala natin ang isang movie kapag yung OST o soundtrack na yun ay tumatak sa puso at isipan natin. Sige nga, mag-isip ka nga ng isang OST o soundtrack na nagustuhan mo sa isang movie. Pampito, ito yung tinatawag na director or writer. Kasi ang director ay kilala. Ibig sabihin, sa plotting nga is more in drama siya. Kapag nagkabas siya ng movie, talagang nakakayak. Or kung sa comedy, or kung ano man genre ng movies, kapag yung director na yun, tatatak na sa atin. Or kahit yung writer. So yun, yun yung pitong hinahanap ko sa isang movie. Una is the story, pangalawa is artist, pangatlo is the screenplay, pang-apat is cinematography, pang-lima is the location, pang-anim is na OST o soundtrack, and ang pang-pito ay ang director at ang writer. Tanong, ikaw, mga kaams, ikaw, ano ang hinahanap mo sa isang movie? Hindi nga lang at least 4, 5, 6 o hanggang 7. Comment down below. What? Ha? Kasama ko yan. Wow! So ito na mga kaams, ibigay ko na yung 10 Filipino movies na pwede nyo para din this quarantine at highly recommended para sa akin kasi dito ko nakita yung mga hinahanap ko na sinabi ko kanina. Yung mga kaams, 10 to 1 tayo. So
So when I didn't see the number 10, ito ay ang babae at barili, starring Janine Gutierrez, JC Santos, and Elijah Onlas. So nilabas ito sa Pilipinas noong 2019, last year lang. So ano nakita ko dito? Unang-una is the story. Pangalawa, the artist. So lahat yung gumulat doon, napaka-husay. Pangatlo is the OST. Ginamit ang OST ron. Asting. And pang-apat, the cinematography console. Nadaro ang bawat detalye ng pinikulang ito. So, diba? Panood nyo ito. Mabait pa rin. So, ating number 9 is ang Sakaling Hindi Makarating, starring Alexander De Rossi, Pepe Herrera, and JC Santos. So, nilabas ito ng Pilipinas noong 2016. So, 2016. So, anong nagustuhan ko dito? Una-una is the location. Kasi itong film na to ay nadala tayo. So, gusto ko besides, ano, yun pa lang. Kailangan nyo pala din yun. Pangalawa is the artist. So, yung talong sinabi sa inyo, patikan yan sa larangan ng indie film. Pangatlo is yung tinatawag na OST. Grabe. Pakinggan nyo yan yung OST nito. Pang-apat na story. Nalaro nung pinikulang ito yung story. Kung saan magugulat ka, yung pala yun. At panlima is the screenplay. Kasi dito ko nakuha yung inya na lakbay ka na lakbay pero hindi mo alam kung saan kalulugar sa kanya. Cello is Alexander De Rossi. Number 819 is ang Gusto Kita With All My Hypothalamus. Itong 2018 niya nilabas dito sa Pilipinas. So starring Ina Bernardes, Nico Manolo, and the award-winning and the veterans actor Solomon Cruz. So dito nakita ko ang story, the best. Pangalawa is the artist. Give me naman. And pangatlo is yung OST niya. Nagdala ko sa isip ko ngayon. At ang pang-apat is the cinematography. Guys, panagin nyo ito. The best to. Number 7 is The Watchlist, starring Alexander De Rossi. So, si Miss Alex na naman. So, itong 2020 siya nilabas dito sa Pilipinas. So, since pandemic natin, hindi siya masyadong ano sa cinema. Kasi February, barangkakamali, nilabas to dito sa Pilipinas. So, ano ang asahan namin dito sa movie na to? So, unang-unang the story. Artist, cinematography, and the location, kasi dito nakita yung realidad kung bakit. Basta guys, panoodin yung watch list kasi makikita nyo kung sino mga arrested. What? Okay, number 6 natin is na hindi tayo pwede. So, nalabas lang siya this month, trending sa Twitter. Sa Netflix siya, unang pinalabas. Dito nakita ko yung galing talaga ni Lobito. Ito ni Labrusca and ni Marco Gumato. Talaga ang nabigyan nila yung justice na hindi tayo pwede ng tumalas. Nakita ko dito yung story. The artist screenplay. Kasi tumatak sa akin dito yung sa buhay. May mga bagay tayo na hindi natin kontrolado. Gag. Sinabi ni Lobby yan. And then, nakita ko rin dito. Siyempre, OST. Kasi kanta ng The West na hindi tayo pwede. Wow. Pang-five natin is ang Metamorphosis. So, starring Gold Aceron, Ina Bernardes, Miss Yayo Aguila, and Mr. Ricky Dabao. So, saan ko dito? Una-una is the artist. Ito na naman yung sinabi ko kanina kasi yung sinema ko yun. Pangalawa, the story. Kung bakit, yun yung title. Pang-tatlo is the cinematography. Diba? Diba ko siya? Pakita doon. Pang-apat is the screenplay. Tumatak sa akin yung lines na lahat ng tao is may sekreto. Pero hindi lahat ng sekreto masama. Angel, si Ina ang sabi nun.
apat natin is the Edward. So starring Luis Abuel, Ella Cruz na nanalo siya ng Best Actress, and Elenia Canales. So ito yung nilabas noong 2019. So dito sa Edward, nakita ko dito yung story. Ang ganda. Grabe. Last part ng movie, doon ako umiyak. And yung artist, so kita nyo naman, ano kong Best Actress si Ella Cruz. Kaya kailangan ipo na din yun. Pang-apat, si director. Director nito ay talaga malupit. And yung panlima is yung tinatawag yung location. Kasi dito sa location, nakikita kung ano talaga yung kwento ni Edward. So alam niyo ba guys, 3 days kong dinala. What? Ang story ni Edward sa buhay ko. So, wow! Hindi ko alam. Kung kasi ako pagmunta ng movie, umiyak ako, nadad na ako, 3 days or 1 week kapag ganito. So yung sakit ba yun? Yun lang talaga kapag na-appreciate ka ng isang movie na maganda. Waitin natin, ayan, nag-trending din dito sa Netflix Philippines. Pero walang iba kundi ang pangarap kong holdout. Starring Pepe Herrera, Paolo Contis, Gerald Napoles, Jelson Bay, and the veterans actor, Ben Medena. So, yun pa lang. Yun pa lang, nakita ko na ang artist. Ito ang nakita. Yung artist is the best. Dahil yung story, grabe. Pangarap mong maganda. Pangatlo, sa cinematography. Pangapat, the location. Kasi, nadali niya tayo sa iba't ibang aspekto ng lokasyon na kung saan pwede palang mangyari ang dapat hindi mangyari. Sa top 10 natin ay ang True Night and Day. So, sino ba hindi yung umiyak dito? Starring Alexander De Rossi and Paolo Contis. Ako umiyak dito. What? Ako umiyak dito. So, unang-una, ang OST na walang kamatayan, I Will Be Here. So, buong kanta nila kinanta yun na siguro pati ikaw ang mga nakanta nila umiyak ka. Aminin mo yun. Dahil ako, umiyak ako doon. Isang buong kanta. Wow! Okay, the OST. It is. Siyempre, unang komedyante at isama sa isang drama. Grabe, diba? Kung galing sila magpatawa, galing sila magkaiyak. Pangatlo is the writer, si Miss Noreen Kapili. Miss Noreen Kapili is, nung bata pa ako narinig ito sa mga sapana tayo. Wow! Kasi yan, nalaman ko siya yung writer ng True Night and Day. Kaya naman talaga, ang galing. Pang-apat, the location. Dala tayo sa Iceland. Kung saan, nakita natin ang ganda ng Iceland. Kaya ikaw at ako, gusto mo magpunta sa Iceland. Wow! Tama. Panlima is the cinematography. So, ang ganda ng bawat ito. Italian ng shot ng movie ito. Kaya naman, yung 28 na siya nilabas sa Pilipinas, pero sumikat nitong pandemic na dahil na-appreciate ng tao kung gano'n ako ganda yung movie. Kasi ganun talaga. Siguro hindi pa moment dati or hindi pa time. Kaya ngayon, tinangkilit ng madaming tao. Kasi oras niya ngayon. Number one, mga ka-AMS na highly recommended na panood ko sa inyo is the Lola Igna. Yan. Starring the veterans actress at siya din yung nanalo dito ng Best Actress sa Lola Igna. Walang iba kundi si Angie Pero. Saan si din yung yan napag-art ko siya ng napakalupin. And nandito din si Best Flores ng PBB and Meryl Soriano. Natapos din ang pag-art dito sa Lola. So, una mo ito dito sa the artist. Siyempre naman, kitang hila niya naman. Pangalawa is the cinematography. Ang ganda sa probinsya. Mahala din yung probinsya kapag napanood ito. Pangatlo, screenplay. Kasi dito tumatak sa akin yung pagkasabi niya nalang na magugulat kayo kung sino yung sinabihan niya na ito na punta ka ikaw patay na madigayang pula ng mga.
So yun. And the OST. OST is galing din. And the location. Kasi province. Ma-appreciate nyo yung province. And of course, kapapanood nito is ma-appreciate nyo yung mga lola. Kung nandiyan pa sa yung wala na. Maalala nyo sila. Kasi tabi sa mga para sa akin. Para sa akin. Yan ang number one local movies na napanood ko this pandemic. So yun mga ka-amos, nabigay ko sa inyo ang 10 Filipino movies na highly recommended na gusto kong panood sa inyo. So kayo naman nabigay sa akin kung meron kayong movie na napanood this quarantine at nagandahan kayo, especially ito ay Filipino movie, comment down below. Naranasan ko rin kung paano kayo napasaya o napaiyak ng movie na napanood nyo this quarantine. So yun mga kakams, maraming salamat sa panonood ng video nito. Sana nakatulong sa inyo para magkaroon kayo ng banding ng inyong pamilya, ng inyong kaibigan, at kahit ng sarili nyo, mas makabanding nyo sa panonood ng 10 movies na i-recommend ko sa inyo. So laging isipin mga kakams na stay at home, bawal lumabas, kung lalabas man social distancing, lagi magsuntong mask, and of course, lagi tatandaan kung maging positive ngayon sa pandemic ito, positive sa buhay, positive sa pag-iisip. Dahil yan lamang ang ipipigin natin na magandang positive sa pinagdalaan natin ngayon. Keep safe guys, and see you to our next videos. So yan guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, so click the subscribe button and click the notification bell para lagi kang updated sa ating ipopost na video. Bye-bye!